Kamusta kayo guys? Welcome back to my channel and this has been Beast TV. Long time no see. But we see now. For today's vlog, ay mahalagang pag-uusapan. Kasi kagabi lang pinanood ko to sa aking chat, sa aking cellphone. About dito sa isang malungkot na balita about po sa store ni Hungry Syrian Wanderer. Niluuban po ito ng isang lalaki which is kitang-kita. Yan sa CCTV na kanyang in-reveal doon sa kanyang vlog kahapon. Actually, about 2 hours pa lang po na i-upload yung video na yaon. Ngayon nga, medyo dismayado po sa ating idol na si Hungry Syrian Wanderer or si Sir Basil about dito sa nangyari sa kanyang restaurant na talagang nilooban. Ano kaya motibong ganito? Sa kabila, sobrang buting tao ni Hungry Syrian Wanderer. Sa kabila ng hindi siya Pilipino, talagang ang kanyang puso is nasa mga Pilipino. Talagang wagas po siya kung tumulong. Yung mga nakikita nyo po sa kanyang vlogs, ano lang yan, introduction lang yan sa kanyang totoong mga tinutulungan. Sabi nga nang narinig ko, talagang malulula ka sa sobrang dami na kanyang mga tinutulungan. Pero in spite and despite, meron palang ganong tao na meron masamang tangka sa kanya. Sino kayang may motibo nito? Nung alam nyo po guys, nung pinapanood ko yung video nung sa CCTV, sobrang kabisang kabisa po ng magnanakaw yung buong chikot-chikot ng restaurant. It is dumaan po siya dun sa bintana. Tama po niya ito ng plies at saka screw which is iniwan po dun sa bandang mesa. So parang sobrang kabisado talaga. Ginawa pang pinihit, nagawa pang ipihit yung CCTV camera. Nakita po yung anino doon. Tinitingnan kung saan yung mga CCTV. And din nung makita niya, pinihit niya para hindi siya makita. Nakatutok po doon sa palagay ng pera. So, nilimas po yung pera. Pag binanggit kung magkano eksakto yung nawalang pera doon sa tindahan or sa YOLO Retro Dining. Kumbaga itong alam talaga na nag-iiwan po sila ng pera doon at hindi sila nagdideposito sa bangko. Alam na alam ng magnanakaw na meron talagang eksaktong pera na nandun na nakatago lang. Kasi before, naalala ko nung nagtatrabaho ako sa isang hardware, every 6 hours, 3 hours, nagdideposito po sila sa bangko. Lahat ng kita po, doesn't matter kung magkano man yan, basta every 3 hours, 6 hours, yun po yung order ng store manager. Ay di, kailangan po i-deposito yun sa bangko. Pero itong nangyari kay Sir Basil, hindi po sila naging aware. Yun nga, kasi sobrang panatagbo siya na walang ganong gagawa sa kanya kasi nga sobrang ano siya sa tao. So ang iniisip ko, sino naman kaya itong ang motibo para gawin ito sa isang taong sobrang bait, sobrang mapagmahal, lalo na sa ating mga Pilipino. Alam naman natin yung nangyaring issue, di ba, dun sa ating tinuring na ama si Abuji, di ba? Nabalitaan natin na i-deport na po ito at haharap po ng samot-saring kaso dun sa Korea, South Korea. At kaya ito rin yung naging dahilan kaya tahimik na rin po yung isang channel, yung Chung Bobby channel. Just saying, ano kaya ang motibo at sino? Bakit sobrang familiar dun sa tour? So aganda man po itong nag-report itong si Hungry Syrian Wanderer sa kinaukulan na bukasan mismo about sa nangyari sa panlilimas sa kanyang
restaurant. So guys, kung ano po yung inyong masasabi at inyong side comment dito at video na ito at about dito sa issue na isang malungkot na pangyayari sa restaurant ni Hungry Serian na nakabase po sa Las Piñas kung saan po siya nakatira. So mag-comment lamang po kayo sa video ito at sana po may natutunan kayo sa video ito. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod kong mga video. Thanks for watching and have a nice day.